Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Brenna. For today's video is naisip ko lang itong gawin buhay quarantine dito sa Italia. Okay, sisimulan ko kailan, siguro almost 2 months na kaming naka-quarantine dito sa Italia. So, kaya naman napakatagal na namin nasa loob ng bahay. At hindi na namin alam ang gagawin. Siguro sa loob ng halos 2 buwan na naka-quarantine kami, isa o 2 beses lang ako nakalabas ng bahay kasi super takot na takot talaga akong lumabas, as in baka makakuha ko ng virus sa labas, may uwi ko sa bahay, ganun. So, nung isang araw, lumabas ako dahil kailangan ko talaga lumabas at pumunta ako ng bangko. Kaya nakapag-film ako ng very slight sa labas kung paano, kung yung tipo yung mga negosyo, yung mga business nakasara sila, kung ano yung anong meron sa labas. Na-video ko siya. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga video na nung araw na lumabas ako. And siguro itong sa loob ng 2 buwan na to, halos na sa bahay lang kami, kain, tulog, ganyan. Ang hirap kasi kasi ang daming nawala ng trabaho, 'di ba? Nakita niyo naman sa mga balita. Tapos, mga bata, hindi sila makalabas, pati mga pag-aaral nila, natigil. Pero, although natigil naman yung pag-aaral nila, continuation pa rin naman yun through online study. So, everyday may homework sila, tapos, nag-video call din sila, video conference with the teachers. Mahirap para sa akin, kasi Italian nga, hindi ko masyadong maintindihan yung mga lesson nila. Pero, pilit ko na lang din initin. Kasi, syempre, kapag hindi ko alam, tinatanong ko na lang din, no? Tapos, ayun nga, mahirap din kasi araw-araw nasasana yung mga bata na nasa bahay lang sila. Iniisip ko paano kapag bumalik na sa normal, ang lahat, parang masyashock ulit sila sa bagong, panibagong panibagong buhay na naman kasi nasana sila nasa loob, dito sila nag-aaral, ganyan. Tapos dito guys, pag sinabing quarantine, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka talaga pwedeng lumabas. Pwedeng lumabas, pero dapat isang tao bawat pamilya. Halimbawa, mag-grocery ka. So, hindi pwedeng katulad noon kami, pag mag-grocery kami, 2 kami, kasama minsan lahat kami, as in, alam mo, mamamasyal kami sa supermarket. Pero ngayon, dapat isang tao lang, bawat pamilya. Tapos, pila-pila sila. Tapos, may distance talaga, may social distancing talaga. Tapos, kung pupunta ka ng, and then, pag pupunta ka ng mga botika, ng pharmacy, dapat isa lang din. Isa lang din. Tapos pipila ka pa rin sa labas kasi isa lang ang pwedeng pumasok eh. So totally sarado lahat talaga lahat dito, lahat. Hindi ka talaga pwedeng lumabas eh. Kasi kung lalabas ka, makokontrol ka. Pag na-control ka, is baka magkaroon ka ng multa or hindi ko alam kung, I'm not so sure kung makukulong, pero ang alam ko yun nga mamumultahan. It's either mamumultahan or kukunin yung documents mo, ganun, tatanungin ka, ganyan ganyan. And then nakakatakot, kasi nakakatakot na nakakapanibago kasi kung tulad nung isang beses na lumabas nga ako, naninibago ako kasi wala talagang sasakyan, wala masyadong sasakyan, walang mga tao, mga turista. Kasi guys, itong tinitira namin, 5 minutes lang, 10 minutes nasa center ka na, nasa pinaka, kumbaga sentro ka na, nasa pinaka city ka na, nasa pinaka ano ka na, kumbaga bayan, ganun. Kung saan nandun yung mga businesses, restaurants, yung mga simbahan, yung mga pasyalan. Nung isang araw nga, lumabas ako at nanibago ako kasi walang mga tao. Meron, pero ilan-ilan lang, mabibilang mo lang. Tapos sarado ang lahat. Parang kang, alam mo yung mga nasa film na mga, may mga zombies. Parang kang nasa film sa makatuwid. Hindi ko ma-explain. Ganyan ang background ko. Tapos, ang daming mga restaurant na sarado, walang mga turista. Dapat kasi gantong panahon, dahil magsasummer na dito mga best, so dapat marami ng turista. Ngayon wala, as in zero. Kaya naman, para sa amin, na mga nasanay, na marami laging tao dito sa Toscana, dito sa lugar namin, maninibago ka talaga. Hindi ka makakapaniwala na ganito na yung nangyayari sa lugar natin. As in, sa buong, hindi lang dito sa lugar namin, kung hindi sa buong mundo. Tapos, pumunta na tayo doon sa tulong ng gobyerno. Tulad nyo dyan sa Pilipinas, nakakatanggap din kayo ng tulong. At naging issue nga dyan, ang binigay ng gobyerno para sa mga, yung tinatawag nilang SAP. Tapos, may makukuha silang 5K to 8K. Ang priority is seniors and PWD. At saka yung mga nawala ng work. Ngayon, sa amin, sa Quezon, yung kuya ko, PWD. So, automatic nakakuha siya.
thanks God nakakuha yung kuya ko. At least makakatulong rin yun sa kanya, sa panggastusin niya everyday. And kaya lang, yung daddy ko, senior citizen na siya, guys. Driver siya sa umaga, self-employed siya. So, nawalan siya ng trabaho. So, makatulid, nawalan na rin siya ng work kasi nga, self-employed. Hindi siya nagda-drive, hindi siya ano. So, senior citizen siya. Nag-fill up siya ng form, nagpasa siya ng form. And suddenly, hindi siya nakakuha nitong tinatawag ng NASAP na ayuda ng gobyerno. So, ako anak, nagtataka ako na bakit hindi nakakuha yung daddy ko ng SAP. May ilan na nagsasabi, may ilan akong nabasa na hindi daw makakakuha yung daddy ko kasi daw may pension siya. May pension siya o kaya naman daw baka daw dahil nasa abroad yung anak niya. Na ako nga. Ngayon, ang sabi ko naman anong sabi ko, sabihin na natin nasa abroad ang anak mo. Apektado rin kami dito sa Italia ng COVID na yan. Ang dami din nawalan ng trabaho dahil sa COVID. Kaya walang correct, I mean, bakit yun ang kailangan nilang tignan? Senior ka, priority ka, bakit hindi ka binigyan? So ngayon, sabi ko, kami nga dito affected din ng virus, ng COVID. Pare-pareho lang, walang trabaho, walang pinagkakakitaan, for short. So ayun, yung daddy ko medyo sumama yung pakiram, yung loob niya kasi bakit hindi nga daw siya nabigyan ng barangay. Ang sabi-sabi, hearsay ng mga tao na palakasan daw sa barangay. So sabi ko naman, bakit naman ganun? Kami ng daddy ko, bakit naman ganun? Bakit palakasan? Hindi ba dapat unahin yung mga taong nangangailangan talaga ng tulong? Which is kayo, PWD, senior citizens, at saka yung talagang walang-wala. So nandun na tayo, sabi ng yung daddy ko kasi hayaan mo nga, ganyan-ganyan. So ako naman, sige na nga, hayaan na nga lang, ano magagawa, wala. Pero sana naman, dyan sa mga barangay natin, unahin natin yung pagtulong sa kapwa natin, huwag natin unahin yung sarili natin. Dahil for sure, hindi ko naman kayo nilalahat, sorry sa sasabihin ko, dahil ako marami na ako narinig sa mga news na gano'n nga nangyari na kulang at may ilang hindi nabigyan. Which is, dapat lahat mabibigyan dahil yun ang sabi ng gobyerno at ni Presidenteng Duterte. So ngayon, sige, pass na tayo doon. Kami naman dito sa Italia is, nakatanggap din naman kami ng tulong galing sa mga tawag na municipals, bawat lugar. Parang dyan din sa atin, dito komune. So yun nga, kanina nakatanggap kami ng, dahil pareho nga kami walang trabaho dito sa bahay, tapos may mga bata, syempre anong kakainin namin, nagbabayad kami ng bahay, ng bills, anong kakainin namin, wala nga kami trabaho, wala kami pinagkakitaan. Buti na lang, at thanks God, is binigyan kami ng tulong, ng relief goods ng komune ng Montecatini dito sa lugar namin. At nagpapasalamat talaga kami kasi malaking bagay, malaking tulong to sa amin. Mga pagkain, tubig, ganyan, gatas, at nakakatawa ng puso na natulungan kami, ganun. Sana din sa ibang, pero tingin ko naman yung ibang Pilipino rin dito, nakatanggap din naman sila. Kaya lang, hindi talaga kasi lahat, dahil hindi kasi talaga lahat eh. So, sana naman dyan sa Pilipinas, maging patas naman kayo. Kasi, kayo-kayo lang din naman nandyan eh. Bakit kailangan maglukuhan, magipitan, diba? Yun nga, ano ba bang sasabihin ko? Kasi lahat naman tayo nangangailangan, lahat naman tayo is nahihirapan, lahat tayo ay nadamay, lahat tayo ay naapektuhan. Kaya naman, magtulungan din, di ba? So, ayun lang guys, sa mga sa susunod, after ko nito, ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga video, pictures ng sinasabi kong lumabas ako, and then yung relief goods na natanggap natin. Panoorin nyo. Hi guys, good morning. Lalabas ako ngayon, tinry kong lumabas for the first time. At medyo natatakot ako kasi baka makontrol ako. Kita niyo naman. Ito ang situation dito. Diba, walang katao-tao. Ewan ko nga kung makakapasok ako sa pupuntahan ko kasi I'm not really sure kung pwede akong pumasok sa pinaka-city. Pero itatry ko. Talk to you later. Ayan guys, ang situation dito sa Italy. Usually kapag gantong oras, gantong panahon, napakadami ng sasakyan. Pero makita nyo ngayon, walang sasakyan. Ewan ko na lang sa city mamaya. Ayan guys, oh. Pag gantong oras, dapat ang dami ng tao dyan naglalakad o kaya yung mga sasakyan. Pero makikita nyo, wala. Tingnan nyo dito, wala rin masyadong tao.
dito din. Siguro takot na rin yung mga tao lumabas. Kahit gustuhin man nilang lumabas, tulad ko, gustong-gusto kong lumabas. Pero sa takot ko, mas minamabuti ko na lang na hindi na lang din lumabas para na rin sa kalusugan ko. May mga iilan-ilan na tao naman, pero mabibilang mo lang. Hindi yung typical na pagganto. Kasi ito guys, nung nilalakaran ko, pinaka-center na to. Kumbaga pinaka-city na to. So, ang unusual na gantong oras, madami na dapat na tao eh. Pero tulad nito guys, oh. Ito yung Tabakiria dito. Tabakiria is yung parang bilihan ng mga sigarilyo, etc. Yan, may pila siya. May pila. Isa-isa lang ang pwedeng pumasok. Ganun sila kahit ngayon dito. Yan, may mga ilang store na nabubukas dito. Ganun pa rin. Yan, may ilang tao. So tulad ko, ako, pupunta ako sa bangko. Pero hindi ko alam kung may bukas ba na bangko or makakapasok ba ako. Kasi as you can see nga, yung ibang mga negosyo dito, yung ibang mga business store dito is mga sarado pa. Well, ang typical na bukas lang naman dito is grocery, yung tabaki, which is yung bilihan ng mga sigarilyo, etc. Pwede ka magbayad ng mga bills mo. Yun pa lang yung nakikita kong bukas. Tsaka yung pharmacy, butika yan, yan pa lang ang mga bukas dito. Kita nyo, oh, mga sarado yung mga negosyo. Ah, ito, bukas. Bilihan ng mga pangkulay sa buhok, etc. Pero yung ibang business, ayan, oh, sarado sila, guys. Yung mga bars, sarado. Kakasabi lang ng gobyerno na parang aabot pa yata to hanggang next year. Hanggat hindi na re-resolve yung virus, hanggat hindi natatapos, hanggat walang gumagaling, hanggat di nila naaano yung gamot talaga dito. So ayun, let's see later dun sa may bangko kung makakapasok pa ako. See you later, bye! Hi guys, at ulit ako. So nandito na ako sa pinaka-city mismo, sa pinaka-center, pero tingnan nyo, wala masyadong tao. At sarado talaga lahat. At tinan nyo yung butika. Yung butika, nakapila rin yung tao sa labas. Ayan. Diyos ko, para nang magsa-summer na dito guys. Pero parang tingin ko hindi kami makakapag-summer ng ayos. Kasi yun nga, pinagbabawal pa rin ang pagkukumpul-kumpul ng mga tao. May social distancing pa din. Ayan, may ilan na nagbubukas. Mga bilihan ng gamit sa bata. So yun, ito na yung pinaka center. Yan, walang tao, pero dapat ang daming tao dyan, mga nakatambay. So na nitong restaurant na to, dapat ang super daming kumakain dito, dapat puno to eh. Pero dahil nga lockdown, wala talagang tao. So marami talaga naapektuhan sa pandemic na nangyaring ito. Naku! Nandito na ako sa bangko. Tingnan nyo. Ang haba ng pila. Oh my gosh. Ayan. So kailangan ko pang maghintay. Ayan yung simbahan na sa likod ko. At sarado din yan. Ayan, maghihintay ako. So, mamaya na lang ulit guys at init. Bye! So ayun guys, nakita nyo yung video nung araw na lumabas ako. So ganon na ganon ang mga pangyayari dito araw-araw. Siguro nga mas malala pa nung una kasi walang gustong lumabas. Pero ngayon may konti-konti nang lumalabas. Pero ganyan araw-araw. At mas matindi pa lalo pag gabi guys. Kasi wala talagang sasakyan. Wala kang makikita ng tao. Ang makikita mo lang sasakyan ay sasakyan ng mga pulis. At saka yung mga nag-check ng mga negosyo kung naisasara ba sila ng ayos, kung may mga problema ba.
yun na nga makikita mo, pero other than that, wala ka nang makikita tao sa labas. Ganyan lagi ang sitwasyon dito. Nakakatakot, nakakapanibago, pero para rin naman sa amin yun, kaya yung mga tao sumusunod. Pero may ilan-ilan na hindi rin sumusunod tulad dyan sa Pilipinas, no? Na lumalabas, nagiinom. At meron pa nga mga nagsasabong, Diyos ko, hello! Tapos pag mga nagkasakit kayo, isisisi niya saan? Sa gobyerno. Kaya siyang ganyan. Ewan ko ba, titikas din minsan. Hindi naman Pilipino lang matitikas ang ulo eh. Lahat ng tao matitikas din ang ulo eh. Ngayon, ang susunod ko namang ipapakita ay yung picture. Hindi ko lang kung na-videohan ko siya, pero hindi ko na kasi madala dito para i-hold ko sana kung anong laman. Kaya sobrang dami. Tsaka malaki yung box. Apat na box siya. Hindi ko na siya madala dito kasi ang bigat at saka madumi, papatoko sa bed, eh, ayoko nang ganun. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung pictures. Just watch this. At ayun nga guys, yun yung mga relief goods na natanggap namin kanina. At masaya kami kasi hindi namin ina-expect na ganun kadami. Daming pasta, gatas, mga delata, tubig, tinapay, etc. And ayun, ganun lang ang buhay quarantine namin dito. Araw-araw, walang pagbabago, lagi lang kami nasa loob ng bahay. And ayun guys, sana naman patuloy lang tayo sa pagdadasal na sana matapos na ito na magawa na talaga yung gamot para mawala na yung virus kasi parang bumalik na tayo lahat sa normal kasi dito guys, ang pagkakarinig ko as long as nandyan pa yung virus hindi pa babalik sa normal ang lahat, although, baka daw sa May pwede na kaming lumabas pero nasa sa amin pa rin yun para mag-ingat kami sa sarili namin kasi nandyan pa yung virus. At isa pa, hindi pa magbubukas lahat ng mga businesses. At sinasabi nila na baka umabot pa daw hanggang next year. So nakakalungkot kasi ganun katagal, kawawa rin yung mga bata kasi hindi malaman kung paano yung pag-aaral pa nila. Kasi kung pinagbabawal pa rin nila yung magkukumpul-kumpul, yung magdidikit-dikit ang mga tao. So paano sa school, di ba? Hindi naman pwedeng. So let's see kung anong sasabihin ng gobyerno at i-update ko kayo. Pero so far naman, parang bumababa na yata ang kaso ng mga... May mga nagkakasakit pa rin, pero bumababa na yung kaso ng mga namamatay. Yun pa lang yung alam ko kasi hindi na ako everyday ngayon na tumitingin sa mga news, sa balita, sa TV. Kasi nung una, araw-araw, halos everyday akong nanonood ng balita. Pero ngayon, inano ko na hindi muna tumingin sa mga balita everyday kasi nakaka-stress na rin. Bukod sa stress, natatakot ka din para sa sarili mo. Kaya minsan hindi rin ako nakakatulog. Kaya iniwasan ko na muna ngayon yung mga balita, ganyan. Once a week, ganon. Or saglit lang, titingin lang ako sa Google kung meron ano bang news, ganyan. Yun lang. Pero other than that, hindi na. So, ayun guys. That's it for now. And, hindi ako makapag-film araw-araw dahil wala na akong maisip na content dahil baka nagsasawa na kayo sa makeup dahil hindi naman lahat nag-makeup. Pero i-update ko kayo sa mga susunod na araw sa mga pangyayari dito sa buhay namin, buhay abroad. And that's all. Thank you for watching. God bless everyone. Please huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe, and mag-share. And click the notification bell button. Lagi kayo mag-ingat. God bless everyone. Keep safe. Bye! My